Kapamilya star na pinapasikat ng ABS-CBN, mas kinuha para sa isang series ng advertisers. Alamin ang detalye. Welcome to bcgram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang bcgram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Tila tuloy-tuloy na ang pagsikat ng isang Kapamilya star, nakakapirma pa lamang ng kontrata sa ABS-CBN noong nakarang taon at masasabing pinapasikat ng ABS-CBN dahil sa mga sunod-sunod na proyekto at kanyang mga ginagawa. Ang Kapamilya singer-actress nito ay produkto ng isang singing competition na tawag ng tanghalan sa Showtime. Masigla ang karir ngayon ni Kapamilya singer-actress Gigi Dilala matapos na magbida sa isang miniseries na produce ng isang sikat na food chain sa bansa. Ang nasabing series ay produce ng Jollibee Studios na may title na My Crush is a Cactus Killer na inilabas nitong araw ng Lunes. Sa nasabing miniseries na My Crush is a Cactus Killer, kasama ni Gigi Dilala si Rafael Balacua na isang kwento ng dalawang individual who found a joyful connection that carried them through the toughest time of their lives. Ang series na ito ay directed by Sigrid Bernardo. Ang role ni Gigi Dilala dito ay bilang si Mandy at si Rafael Balacua naman ay bilang si Mikey na parehong plant lovers na pinagtagpo ang kanilang landas at parehong hinarap ang kanilang mga takot. Ayon kay Arlene Adeva, ang ABP of Head of Brand Communications, PR and Digital Marketing at Jollibee, is universal experience to go through a change especially in the pandemic. But even though we say everyone goes through it, it doesn't take away the fact that pain and loss is a difficult feeling. What we want to communicate through this new Jollibee Studio series is that hope and true joy could be found if we remain open to all the possibilities that these changes can lead to us too. Bago nga ito, ay nauna nang umere ang series ni Gigi Dilala kasama si Gerald Anderson para sa isang international video platform. Magkatambal sa isang series ang dalawa na may title na Hello Heart at ito ay i-aire sa international streaming platform na ogie na exclusive na ginawa ng ABS-CBN para sa nasabing international streaming app. Kasama ito sa kasunduan ng ABS-CBN at ogie sa pagproduce ng Kapamilya ng mga high-quality series na ipaparabas sa international audience ng ogie. Sa isang interview, inilantad ni Gerald Anderson on na kung paano niya tinulungan ang baguhang si Gigi Dilala sa pag-acting bilang lead role ng Hello Heart. Nagkaroon ng isang virtual conference ang show na Hello Heart ni Gerald Anderson at dito ay siniguro niya na komportable si Gigi Dilala sa katrabaho niya. Sa kanyang naging pahayag ay sinabi, "Hindi mo makreate yan lalo sa sitwasyon ni Gigi. It's her first time. All you can do as partner niya is to make her as comfortable as possible. We are in a very high pressure, sensitive, vulnerable environment. Kailangan comfortable siya and then let the rest happen. Sa awa ng Diyos, naging okay naman. We feel like we made magic. Sana maging magic siya sa December 15. Sa isang interview din sa pamamagitan ng Star Magic Inside News ay nauna ng inam ni Gigi Dilala na sa una lamang siya na intimidate kay Gerald Anderson subalit na-realize niya umano na ang aktor ay totoong gentleman. Ito ay kagnay sa nagsimula ng kanilang taping para sa series. Anong masasabi mo kagnay dito? Shoutout tayo kay na Julie Masilam, kay MBB Channel at kay Ruby De La Torre. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.